Hi guys, dito sa amin, ito yung pinakamurang isda na mabibili mong fresh guys. Ito naman, medyo may kamahalan ang hipon, pero yung tilapia, mura talaga yan guys. So gagawin ko is iihawin ko yung aking tilapia. Tatlong peraso lang yung aking biniling tilapia guys. So yan o, ang liit lang na aking ihawan. So parang pinagkasya ko talaga yung tatlo dyan na tilapia. Para isang lutuan lang ba? Kumbaga, so ayan, tingnan natin, yan o, medyo luto na siya. So yung aking ginagawa guys is talagang mahina lang talaga yung aking baga or uling. Yung uling ko yan o, maliliit lang yan, yung sobra ng aming maliliit na uling. Talaga hindi namin tinatapon yan, ginagamit talaga namin yan pang ihaw talaga. So ayan, medyo luto na yung kabilang side, pero actually hindi pa siya ganun kaluto guys. So ginagamitan ko siya ng fan, so powered by solar. So para kahit iwanan ko yan siya, kasi syempre nagluluto din ako sa baba ng aking hipon guys. So yan o, steady lang yung ating fan, basta mahina lang talaga yung ating baga. Ibig sabihin, kaya ginagamit ko maliliit na uling para kahit may fan, hindi siya ganun kalakas guys. Unti-unti ang pagkakaluto para maging masarap ang ating inihaw na tilapia. So dito naman ako sa baba guys, ayan o, nagluluto ako ng aking hipon. So sinigang na hipon ng aking niluto. Ayaw ng asawa ko ng sinigang na hipon. Hindi talaga niya yan bet ang sinigang na hipon. Kaya nag-ihaw ako ng tilapia. Tapos yan, lalagyan na natin yung ating okra guys. Tipid talaga ito guys. Kasi yung aking gulay na gagamitin sa aking sinigang is dalawang klaseng gulay lang. As in, nagtitipid talaga ako. So, ilalagay na natin yung ating kangkong. So, yan lang ang aking gulay na ginamit, guys. Okra at saka kangkong lang talaga. O, diba? Tipid. Siyempre, mahal talaga halos lahat ngayon. Nakita mo ba yung aking okra, guys? Nabubulol ako dito, ha? Yung aking okra is 20 pesos. Yun lang yun, guys. Tingnan mo naman ang konti, diba? Then yung aking kangkong is also 20 pesos. Ang konti lang din. So, wala eh. Kailangan natin magtipid. So, yan na guys oh. Then ilalagay ko yung aking batuan. Batuan yung aking pangasim as usual dahil marami kaming batuan galing Guimaras. So, kailangan kong sulitin ang paggamit ng aking batuan guys. So, isang peraso lang din ng sili. O, diba? Ganun katipid guys. Kaya basta, tipid-tipid talaga tayo. Kung ano lang yung kaya nating ilagay na mga gulay at mga pansahog, yun lang yung ating gagamitin. So, ayan. Malapit nang maluto ang aking sinigang na hipon. Then, naghilabos ako ng konti. Kasi nga, ayaw ng asawa ko ng hipon na may sabaw. So, ayan. Idadry ko lang yan siya, guys. Konti lang para sa kanya. Kasi nga, ayaw niya talaga ng sinigang na hipon. So, ayan, sabaw lang yung kanya dyan. So, ito o, oh, luto na yung aking sinigang na hipon with batuan. So, ito, ihahain na natin yung ating sinigang na hipon. O, oh, diba? Kailangan sakto lang yung pagkaluto ng ating gulay. Hindi yan siya overcooked na pagkaluto, guys. Nandyan yung batuan, oh. Kitang-kita yung batuan ko. So, tara na, hain na natin. So, ito na yung niluto kong inihaw na tilapia. Tapos, yung sa usawan, yung hilabos na hipon na konti lang talaga. Then, yung aking sinigang na hipon. Then, syempre, kainan time! Tara, kain tayo!
Tapos, ganyan ang ending, guys. Ah, diba? Kailangan simot na simot tayo dyan. Oh, yan. Pati kanin na simot. Oh, diba? Ang lakas kumain talaga. Attention!